I'ma put in work like a champion. Even at my worst, I'm a champion. So ito nga mga Lodi, yung oxtail natin na frozen. So pakukuluan ko muna to, tapos mamaya puputul-putulin ko po ito mga Lodi. So hintay lang kayo mga Lodi. So yan na nga mga Lodi, kumukulo na siya dito at naghiwalay-hiwalay na yung dalawang buong buntot po yan at hindi po yan putol. So mamaya lang puputul-putulin ko po yan. So sobrang laki po niyan. At ilalagay po natin to sa pressure cooker para mas lalong lumambot po ito mga Lodi. So dalawang buong buntot po yan, tingnan nyo. So pinakuluan ko lang kasi magkadikit sila at frozen siya. So hintay-hintay lang kayo mga Lodi, puputulin ko lang to. So ito na nga mga Lodi, pagkatapos kong palamagin ng kaunti, ito pinuputol ko na siya dito. May mga parts siya na madaling maputol at yung iba naman po ay talagang matigas. Kaya mag-ingat po kayo kapag pinutol niyo po itong isang buong buntot. Talagang malaking malaki talaga siya kung makikita nyo lang. Ayan po, isang buo po yan na buntot. So pinutol-putol ko lang. So mamaya-maya lang ilalagay na natin po sa pressure cooker mga Lodi. So eto na nga mga Lodi, pagkatapos kong pagputol-putulin yung isang buong buntot, huhugasan lang po natin ito ng mabuti at lalagyan po natin ng sapat na tubig dito sa ating pressure cooker pot. So mamaya lang po, ilalagay ko na din po yung mga seasoning niya. So dito mga Lodi, nilagay ko na yung minced garlic, then onion, bay leaf, at itong buong paminta natin. At lalagyan ko rin po ng chicken powder. So yan lang po, haluin nyo mabuti, then isalang na natin to. At eto na nga mga Lodi, sinalang na natin at iseset po natin to ng isang oras lang. Okay na po yun, malambot na po yan. So yan na nga mga Lodi, painit na ako ng ating paglalagay ng ating kaldereta. So, lagyan natin ito ng mantika. At mag-isa na tayo ng bawang at sibuyas. Ito, bawang. Tanggalin nyo lang yung buto, katapos kukulay na rin yan.
po, haluhaluin nyo. Habang inigis ayan. Laap po akong Reno, yung first friend. So, ang ginagawa ko dito ay sausage. O, ay dinuduro ko lang po yan. Okay. Yan lang po yung ginagawa ko dyan. Dinuduro ko lang po. Spread natin. Meron din naman akong tinira pang bugo para mamaya. Pero ito po, kaunti lang po yung ilalagay ko. So, kung meron po kayong libre spread, yun po ang ilagay nyo. Ano po yung available? So, ito lang po yung available ko. So, ginagawa ko lang po ng paraan. Pero masarap pa rin po yan. So, sigurado kong masarap na masarap po ang ating niluluto parati. Ganyan lang po. Kung nagurog na, okay na siya. Para na rin siyang liver spread. Ganyan lang po. Yung paghalo and ilalagay na natin yung wala rin po akong available na patatas mga lodi. So magiging kakaiba na naman tong ating kaldereta dahil ilalagay ko po rito ay kung ano lang available ko. So mukhang patatas lang po yan pero kamote po yan. So yan po yung ilalagay ko. Lalagay ko na po yan para lumambot ka agad ating available. So parang patatas na rin yan. Ito po ay kamote. Yung pinaka balat po nito ay pakita ko kayo. Ito po yung balat niya, yung kulay ng balat. Ito yung pinagpalatan, yung parang kulay pula siya. Ganyan lang po ang gagawin natin sa ating special na kaldereta na oxtail. Pinakamatagal lang naman po ditong iluto yung ating oxtail dahil pakupuluan natin ng isang oras sa ating pressure cooker. Then, kung wala po kayong pressure cooker, pakuluan nyo lang po yun sa regular pot na may enough na tubig. Siguro, mga 3 oras yung pakukuluan yun bago lumambot. Tignan nyo na lang po hanggang sa lumambot yung inyong oxtail. Ganyan lang po yung aking gagawin dito. Then, sunod-sunod na po ito mamaya-maya. Maglalagay din po ako dito ng ang gamit ko po ito. Pasta sauce. Maglalagay ko lang po yan lahat dahil marami tayong oxtail. Bigyan ko lang to ng tubig. Ganyan lang po, lagyan ng tubig para hindi masayang. Then, maglalagay din tayo ng banana ketchup dito. So, konti na lang yung banana ketchup ko. Lagyan ko na lang din ng tubig. So, lalagay ko na rin po itong lahat. At hintayin natin kumulo ito hanggang sa lumambot yung ating kamote or patatas ang ilalagay nyo. Then doon na po tayo mag-umpisa sa susunod pang mga ingredients. So tatakpan ko lang po ito mga lodi at hintayin natin lumambot itong ating kamote. Hintayin natin itong kumulo hanggang sa lumambot yung ating patatas or kung ano man meron kayong available. Sa akin po, ang gamit ko po dito ay kamote. So, hintayin ko lang po yan lumambot mga lodi. So, yan na nga mga lodi. Mga naka 15 minutes na. Kailangan natin itong chicken dahil baka matuyuan tayo ng ating ng sauce.
Checkin natin tong ating kamote. So yun, ayos na. Nakikita nyo, lubog na siya hanggang dulo. So ayos na to mga Lodi. Dagdag na natin dito yung ating mga susunod pang mga ingredients. Lagyan na natin dito. Medium heat na natin muna yan at makamatuyuan tayo ng sauce. So, dagdagan na natin yan ng laurel. Dagdagan tayo ng ating favorite na sauce. Maggi sauce. Seasoning, soy sauce. So, haluin nyo. Makikita nyo yung gilid, mga Lodi. Oh. Yan ang pinakamasarap dyan. Yan talaga ang ating kaldereta. Yung mga nagmamantikang ganyan. Ako, ihandaan nyo na yung mainit na kanin nyo. Damihan nyo, mga Lodi. Sigurado. Sigurado, mapaparami kayo ng kain pag natikman nyo itong ulam na to. So, lagyan na rin natin yan ng ating black pepper na durog or ground black pepper. Lagyan na natin itong ating bell peppers. So, iba-ibang kulay. Mas maganda. Huli po natin yung ating karne dito mga Lodi dahil malambot po yun. So, carrots. At kukuha rin tayo ng sabaw na galing doon sa pinagpakuluan natin. So, mamaya na natin itong sunod. Huluin muna natin ito. Yun. Daming gulay. Ayos. Yan, mga Lodi, kulay na kulay pa lang. Kaya ganyan po yung kulay niyan dahil dun sa nilagay nating aswete paste kanina. At wala po akong beef cubes. Ang ginagawa ko pong paraan, ito po, yan, tip yan. Bagong tip sa inyo. So, magbe-beef gravy po tayo dito. So, ganyan po ako magawa ng kaldereta. Lahat may paraan. Wala kayo nito. At ito lang meron kayo sa inyong kitchen din. Ano po ang gamitin nyo. Mas magandang minsan nag-eksperimento para matikman natin kung ayos o hindi ang ating ginagawa mga Lodi. So, nagawa ko na po ito dati kaya gravy po, beef gravy po ang ginamit ko. Garbanzo natin. So, pwede po kayong gumamit ng green peas kung gusto nyo. Available ko po ay garbanzo. So, black olive. Kung meron kayong green olive, yun na rin po ang gawin ninyo. At tatagdagan na natin to ng sauce. Yung pinagpakuluan natin ng oxtail. Sabaw na. Tayo ng sabaw dito. So kayo mga Lodi, depende yan sa inyo kung gaano karaming sabaw ang gusto ninyo. Pero ang gusto ko po ay medyo malapot-lapot ang ating sauce, syempre. So, pakunti-kuntiin ko lang. Tansyahin ko lang din po ito. So, mga niluluto natin mga Lodi, meron kayong mga katanungan, mag-comment down below lang po kayo dyan sa ating description box. So, wala po itong mga sukat-sukat. Dahil marami po akong ginagawa, marami yung ating mga ingredients na nilalagay dito. So, ang ginagawa ko lang po, tinitikman ko siya every time na nagluluto tayo para siguradong okay yung lasa niya.
So wala po tayong exact na ingredients or mga sukat-sukat po. So kung gusto nyo pong magtanong sa akin, mag-comment lang po kayo dyan sa ating description box or i-add nyo po ako sa Facebook account ko. Nandyan na rin po yan sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga Lodi. So yan na nga. So pagkatapos natin lagyan ng ating mga garbanzo, olives, beef gravy dahil wala akong beef cubes. So ang gagawin natin, titikman na natin to mga Lodi. Lalagyan natin din to ng brown sugar. So titikman ko muna. Na yung asim niya at lagay na natin itong ating brown sugar. So tatansyahin din po natin ito mga Lodi. So, kayo na rin pong bahala kung gaano katamis ang inyong gagawing sauce. Ayan na nga mga Lodi. So mamaya-maya titikman din natin to. Ayan o. Ayos na ayos yung sauce natin mga Lodi. Nadagdagan ako ito ng konting sabaw. Galing dun sa pinagpakuluan natin. Ayan. So mamaya paglagay natin ang ating oxtail dito. Dikit na dikit at kapit na kapit yung lasa. So halos yun lang po ang ating ingredients dito mga Lodi. Ang pinakamatagal talaga yung oxtail, pakuluan. Lahat ng karne nating ginagawa, medyo matagal. Pinapalambutan natin. Tikman uli natin. Ayos na ayos ang lasa. Ilagay na natin yung oxtail natin dito bago tumulog mga Lodi. Sobrang lambot. At ang lalaki. Ayan o. So yung kanina po, isang buong buntot ito mga Lodi. Bali, dalawang buntot ito. Ang oxtail. Harapin niya. Para may idea kayo kung gaano kalambot mga Lodi yan. Natin. So, nagugas tayo ng kamay. Tignan nyo mga Lodi. Yun o. Hanggang kagad siya. Init siya. So, ganyan po kalambot ang ating oxtail. Ayan. Ayan o, mga Lodi. Halos nadudurog na. Yun o. Ayan o. Tatanggal na sa buto kagad. So, ganyan po kalambot. Pagkatapos mong ma-pressure cooker sa isang oras po. Lapon daya yung oras natin. Isang oras lang po yan dito sa aking pressure cooker. So, gaya po na sinabi ko, kung wala po kayong pressure cooker, pakuluan nyo lang po yung inyong oxtail. Siguro, mga 3 oras, 4 oras, hanggang sa lumambot. Tingnan-tingnan nyo lang po. Ang technique po doon ay nakasan nyo yung apoy or yung heat. Then, i-medium heat nyo po pagka kumulo na siya. At hintayin nyo lang po
lumambot yung inyong pinapakuluan. Ganyan lang po yung inyong gagawin doon para maging ganyan kalambot ang ating ginagawang oxtail or kaldereta. So, mamaya na natin ito ilalagay. Yung sausage kanina, iniwa ko lang na ganito. So yung iba nito, yun yung ginawa nating parang liver spread, mga lodi. Saka itong spring onion o string onion, kung ano man tawag. So ganyan lang po mga lodi, tayo natin itong kumulo. Takpan uli natin. Mamaya-maya lang, luto na ito. Ihahanda ko na rin yung mainit na kanin natin. At kumain na tayo mamaya, mga lodi. So yan na lang mga lodi. So pag kumukulo ng ganyan, patayin nyo na rin po yung inyong talan, yung apoy or yung heat nyo. So ilalagay na po natin yung last dito, itong sausage. At yung konting sibuyas. Tawa ng sibuyas o string onion. Ayan, lagay nyo lang po. Titira lang po ng konti dahil mamaya sa presentation natin. Ayan, tapos na. Papatayin ko na rin po yung heat niyan. At iuhin na natin mabuti. At ilalagay ko na po yan sa ating presentation plate. So ayan mga lodi. Ayos na yan. Replating na lang natin. So ayan na nga mga lodi. Sa ating presentation plate at syempre lalagyan natin yan ng sabaw, yung magpapasarap na sabaw yun o. Yun at ang ating yung ping na yung string onion. Ready to eat na yan mga lodi. Tingnan nyo mabuti. Nako po. Ang lakas ng kainan nyo nito mga lodi. So yan na nga. Ang ating beef oxtail kaldereta. So kain na na. So ito na nga mga lodi. Ang ating ginawa na oxtail. So samahan nyo na akong magmukbang. So parang magmumukbang na rin tayo. So siguraduhin nyo rin po na may kanin din kayo na mainit katulad nito at magkakamay po tayo mga lodi. So, tignan nyo po ang ating ulam. Ayan o. So ganyan lang ang ating ginawa. Ayan yung ating ulam. Ito, camera, mais ka. Parang hindi tayo nakikita. So yan mga lodi. So kung kayo po ay may mga katanungan dito sa ating recipe, comment down below lang nyo po dyan sa ating description box. So at bago ako kumain po, syempre gusto ko lang magpasalamat uli sa mga bagong subscriber natin dyan sa nagaling kay Kuya PK, yung ating pambansang Kulokoy na si Kuya Joel Mondina. At syempre dun sa mga ka-team ko kanina dun sa Cali Vegas Ballers na basketball every Sunday. So kanina po yan, nag-basketball kami. May mga nagsabi sa akin na, Kuya, Kuya Raven, napanood kita. Ano, nag-subscribe ako sa inyo. So nagpapasalamat po ako sa inyo. At nandyan po kayo parati sa akin. Maraming maraming po salamat. Ito po yung ating niluto ngayon. Yung oxtail kaldereta. So ayun na, kumain na tayo mga lodi. Sabayan nyo na ako. So kukunin na natin to. Magkakamay na po ako mga lodi. Ayun no. So ayun na nga yung sinasabi ko mga lodi. Yung laman nito, tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano. Oh. Putol-putol na kaagad siya. Oh. Talagang maihimay nyo sa buto mga lodi. Ayun no. Napakita ko sa inyo. Oh. Kung gaano kalambot ang ating
Oxtail. Buto na lang natira, mga lodi. Ayan, pakita ko sa inyo kung gaano kalambot. Natanggal lahat ng laman, no? Buto na lang, mga lodi. Umusok pa yan, no? Tingnan nyo, no? So, tara na. Kaya na tayo, mga lodi. Sabayan nyo na ako. At siguradong magugutom na naman kayo. Talaga naman, mga lodi, hindi kayo mapapaya pag ginawa nyo to. Kung kayo po may mga katanungan, tanong nyo lang po sa akin. Buto na lang, natira. Sobrang lambot. Ganyan kalambot ang ating ginawa, mga lodi. Sayang nga lang, walang ibang makakatikim dito kundi kami. So sa susunod, mag-iimbita ako dito siguro pag nagluto ako ng isa na naman nating mga gagawing mga dish o putahe. Para malaman nila kung gaano talaga ito kasarap. At mag-enjoy kayong kainin, mga lodi. So, maraming maraming po salamat ulit. At kung kayo ay napadaan dito sa ating YouTube channel, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel na Kuya Raven Vlog. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa susunod po nating video. Thank you po, mga lodi.